Ang Emilio Aguinaldo Shrine, o ang Cavite El Viejo Shrine, ay isang pambansang dambana na matatagpuan sa Kawit, Cavite. Kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya, noong 12 ng Hunyo taong 1898, kasabay ng pagwagayway ng Watawat ng Pilipinas, at tinatawag na natin ngayon bilang Araw ng Kalayaan. Kamusta mga ka-travel? Narito tayo ngayon sa probinsya ng Cavite, upang bisitahin ang makasaysayang tahanan ng ating naging unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, at pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel! Samahan niyo ako sa aking kwento tungkol sa makasaysayang lugar na ito. Ang bahay ay itinayo noong 1845, ng kanyang mga ninuno na gawa sa kahoy at pawid, at muling itinayo noong 1849. Dito rin ipinanganak si Aguinaldo, noong 22 ng Marso taong 1869. Labis na pinalaki ni Pangulong Aguinaldo, ang kanyang tahanan mula 1919 hanggang 1921, na ginawa itong monumento sa bandila at bansa. Sa loob ng kanyang tahanan, sa 2 palapag makikita ang eksaktong lugar, na pinagganapon ng makasaysayang pagwagayway ng Watawat ng Pilipinas, na nagpapahayag ng deklarasyon ng ating kalayaan mula sa Espanyol. Ang deklarasyong ito ay pinagtibay ng Kongreso ng Malolos noong 21 ng Setyembre taong 1878. Ang bahay ni Aguinaldo, ay isang mansyon, na mahigit 14,000 square feet sa floor area, na idinisenyo mismo ni Aguinaldo. Ang silong palapag ng bahay, ay dati nang walang pader, na tipikal ng mga bahay noong panahon iyon. Ngayon, naglalaman ito ng museo ng mga memorabilia, at iba pang mga makasaysayang artifact. Makikita rin dito ang isang sementado na silungan, isang mababaw na balon, na sinasabi na may lagusan sa ilalim ng lupa, patungo sa simbahan ng Kawit. Nang lumaon, sinementuhan ang balon, at ginawa na lamang itong isang silungan. Sa 2 palapag naman, ay matatagpuan ang Grand Hall, isang malaking meeting room, na may makasaysayang front window, kung saan binasa ang deklarasyon ng kalayaan. At ang harapang bahagi ng balkonahe ng kalayaan, ay idinagdag na lamang ni Aguinaldo noong 1919 sa pagsasaayos nito. Ang silid kainan na matatagpuan sa parehong palapag, ay na-highlight ng isang nakataas na relief, na mapa ng Pilipinas, sa pisamen nito. Gayon din sa antas na ito, ay ang kwarto ni Aguinaldo. Ang kusina na sinasabi na ang ibabaw ng lamesa kapag inangat, ay merong isang sikretong lagusan, patungo sa ibabang bahagi ng sementadong silungan, isang conference room, at isang bahagyang natatakpan na terrace sa kanlurang dulo ng gusali.
Sa silangang bahagi naman, ay may 3 silintulugan para sa 3 anak na babae ng heneral. Ang isang natatakpan na balkonahe o azotea sa dulong bahagi ay bininyagan ni Aguinaldo bilang Galeria de los Pecadores o Hall of the Sinners. Merong isang mezzanine library kung saan matatanaw ang grand hall sa ibaba at ang sumunod na palapag ay ang kabilang kwarto na ginamit niya noong huling bahagi ng kanyang buhay. Ang isang nakatayo na terrace sa antas na ito ay nagbibigay ng magandang tanawin ng bayan hanggang sa Maynila. Ang bahay ay nagtatampok ng mga lihim na daanan at mga taguan para sa mga dokumento at armas. At puno ng mga antigong kasangkapan na pinalamutian sa kabuuan ng mga motif ng watawat ng Pilipinas at iba pang mga pambansang simbolo. Ibinigay ni Aguinaldo ang kanyang tahanan sa pamahalaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo taong 1963 upang ipagpatuloy ang diwa ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 na nagtapos sa kolonisasyon ng mga Espanyol sa bansa. Namatay si Emilio Aguinaldo noong 6 taong 1964 sa edad na 94 sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Sa parehong taon, idineklara ng pamahalaan ang mansyon bilang pambansang dambana noong 18 sa pamamagitan ng Republic Act of 4039 na nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal. Sa hardin sa likod bahay, ay makikita din ang isang marmol na libingan kung saan nakalibing ang unang pangulo, isang kanyo na natagpuan noong 13 taong 1964 at isang malaking labahan na deep well type ang itsura na may pugon sa ilalim, dito nilalagyan ng panggatong ang ilalim at pakukuluan ang mga damit upang matanggal agad ang dumi. Ating silipin muli ang iba pang mga detalye sa loob at labas ng mansyon. Sa ngayon, ang Aguinaldo Shrine ay nasa pangangalaga ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Kung nais nyo po na bisitahin ang lugar, bukas po sila mula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga, hanggang alas 4 ng hapon. Hanggang dito na lamang muna tayo, mga ka-travel, sana ay meron kayong natutunan ng kaunting kaalaman sa ating kwento. Maraming salamat, hanggang sa muli!